po ng Fanatic si Meepo. What a respect ban mula sa Fanatic. And anyway, execution finally getting the ano, Tide Hunter talaga, no? Yan ang trip ni RR, no? Talagang hindi pwedeng makakuha ng iba. Ibang hero si RR. Terrorblade, Earth Spirit, and Lion for execution. Fanatic naman dito would be getting the Vengeful Spirit, Juggernaut, si Jorge, at plus one sila ngayon dito. Good night, ipabati kami dito sa Baguio. Alam ba, sobrang lamig dito sa opisina ngayon. My goodness. Gali, best of five po ito. Napakalungkot ng nangyari kanina. Oh, sobrang disaster. Talagang, kumbaga sa, ano, kumbaga sa kalsada, may humarang na truck. At ang truck na yon ay si DJ ng Fanatic with those quality black holes. Ruining everything for execution. And I hate to blame RR, pero talagang yung Tidehunter niya, walang Wasil Valdez talaga eh. So, yun mga kaibigan, pabali daw Kuya Dex. What time po yung next game? Now. Ako nga, tropa ko si Miracle. Sabi nila, oh, nice. So, yan. Pakita na daw. Walang maya siya kayo. Ayan. Pabati daw naman po yung Aces ng Abu Dhabi. May laro po kami mamaya against Emirati players. Good luck sa'yo, paring Saujin War God. Ang asang pangalan mo, paring tol. Pabati idol sa mga naninigarilyo sa tabi ko. Jules Dagot, yan. Diba? So, nakalimutan niya na ng Fanatic. Iban yung Terrorblade. Pero, okay lang mga kaibigan. Ito na, Tinker for Fanatic. Fanatic mid one on his Tinkerino. Tingnan natin kung ano mangyayari mga kaibigan. Ayan, sumagot lang, crush ko. Subscribe na to. Sige, maniniwala ko. Sasagot yung crush mo. Sino ka crush mo pa rin to? Pero, ayan, wala eh. Enchantress na po ito. And Fanatic still banning Storm Spirit. Mukhang kayo ipalaro kayo, no? Kay Abed. So, Kuya Dengue, magkakas po ba silo ng Enduno? Maya-maya, papabalik pa lang sila. Eh, wala eh. Please, mag-start nitong laban eh. Kaya tatangkihin ko muna. Kuya Dengue, ilang weeks matapos ang PG na Gunpla? Ask lang po. Depende sa'yo yan. Minsan buwan. Lalo na pag nagre-repaint ka. Ang problema lang naman sa PG, usually, is yung, ano niya eh. Ano ba yung binili mo? Watermark ba yan? O, ano? Manual stickerino, masterino? O paint? Kasi dun ka tatagal. Kung sanay ka nang mag-assemble, ang pinakatatagal ka na lang is yung paglalagay ng stickers meticulously or panag-repaint ka. Eh doon tayo maano. So yun, mga kaibigan, Enchantress po ito ni DJ. Vengeful Spirit will be played by 343 of course Ohio on his Faceless Void mid one as the Tinker and Mushi as the Juggernaut. Pabati daw kay Kyla Kaden. Hello. Pabati daw kay Idol Blank. Kita ko kasi laro ko sa kanya. Sino yung idol mong deleted ang link? Pabati naman Kuya Danny Sirin. Talaga binati mo yung sinabi mo yung pangalan ko. Kuya Danny, pabati sa babe ko. Sabi ni Kabato Gaming. Sino ano? Babe, friend. Ayan. Pops Danny, pabati naman kay Rochella Riosa. Sige. Alam mo kayo. Kuya Danny, pabati naman kay Lancerot Lampakulan, kapatid ko. Si Sumail. Naku, baka Sumail yan, paring tol. Sino kaya pipili ng execution dito? Ang kulang na lang nila ay mid. Piliin nyo na si Pac. O kaya SM. SM daw yun. SM yan. Idol Dex, palagay mo ilalabas na ba si Pitlord ngayon? Alam mo, pag nilabas si Pitlord, sobrang magbabago yung meta eh. Kaso, ang problema kasi kay ano kay Pitlord, ang pangit nung passive niya, hindi pa nababalance yung kanyang blabla aura. Ano ito yung pangalan? Pero ayusin pa yun. Nako, pak nga. Ang galing talaga ng Kuya Dengue, manghula. So, ito na mga kaibigan. At least they have some sort of a counter against a Tinker na pwedeng-pwedeng manghanap dyan. Ang tanong dito, kaya ba ni Nando step up to the occasion? Let's see. So, yun ang mangyayari. Ayan. Ban talaga ako ni Miracle since 2016 kasi nakikita ko yung laro ko sa kanya. Pre, 2016 pa rin ngayon. So, medyo hindi naman ganun. Kuya Dengue, dapat tatlo kayo caster. Ang problema nga, wala sila. Tsaka yung setup namin dito. Alam nyo, ano kami ngayon, sobrang low budget setup. Dahil hindi naman low budget, pero ibig ko sabihin sobrang rush lang. Andito lang kami sa aming studio na kinonvert na into kumbaga lagayan ng PC meeting room, lagayan ng mga kung ano-ano mga keyboard. Ayun, kinonvert lang namin ulit, kaya ang daming couch, ang daming sumpa. At kakasa ko ngayon ng nakahiga. Beautiful life, so buti na. Ay, may webcam pala, no? Hindi ko pwedeng pakita, syempre. Yung webcam na to ginamit stream series kahapon. Lilipad sa Seattle, Washington. So, nagkatulog yun, asa na daw po yung Mineski. Kung itong mga team sa to, Road to Seattle, sila, yung Mineski, Road to Seattle, best movie. Yung wala yun.
Nako po, kung offline, ano, refresh. Refresh, best. Refresh. Tinubuan ng tumor yung buha. Arik, tika lang. Arik, hindi ako makikita ng maayos kasi malabunan. First world problems ang Kuya Dengue ninyo. Pero yun nga, wala pa namang nangyayaring kaguluhan. We're just waiting for the time to wind down. DJ, naku po, nakakita dito ng Bambi! Anong gagawin ni Teams? Wala, tumigil mga repacos. So, di ba nila pinirso? I think they're expecting that the whole Fnatic roster is actually in the bottom area. Kasi it makes sense eh, hindi susugod si DJ mag-isa. Ito ng mic mo. Sorry, nalayo ko eh. Ayan, ayan, ayan. Okay na pa, bes? Okay na. Ayan. Pabati daw si Jarrell Menyes. Ayan. Kung nawala ang video, i-refresh nyo lang ulit kasi promise, wala tayong kanyalaman dyan. Pabati mo, Kuya Dinky from Australia. Yun sa mga kaibigan mo dyan sa Ocelan. Marami tayo naging tropa dyan. Ayan. Teams is here. Rotating. Kung si Gatang, Tinker, it's actually a good decision. Pero Nando cannot just use his tawag dito, Ilo, sorry, Orb. Kasi kailangan nyo yun para pantakas. Kung hindi man, ako po, ito gumulong. Nag-minis nga na ng konti. Pero okay lang yan. At least nakatikin sa mid one dito. So, last ang Tinker dito. Blazer, good move mula sa kanya. Kasi not only it deals pure damage, kundi nag-aano pa yun. It blinds the target. Preventing him, I think two attacks ang isasanggain ng blind ng laser. Ata, hindi ako sigurado. Pasyalo doon sa kaibigan ko, nagpapataas ng MMR sa solitaire, beautiful. Natin, hila-hila lang pag may time. Pero ito, masugurin nila si, ano, sugurin ba nila si Terror Blade? Diba, buhay si Mang Terong dito. Abel, hinaharas lang, kumain ng puno dito. Si Abel of Roses, tama naman yan. So, very farm-oriented, akabang lang dito si Nibs. Gulong itlog, gulong, it's gonna miss again. Parang ako lang, pag nag-Earth Spirit, laging mintis. So, yan. Nung unang panahon, guys, inabuso ko si Earth Spirit, kaya ang ataas ng aking solo MMR. Nung unang panahon, dalawang hero lang ang ginamit ko. Pampataas ng MMR. Si Earth Spirit, nung sobrang lakas pa niya, at saka si Nyx Assassin, nung napakalakas pa niya. Pero may, oh, nabash! Oh, no! Right click! First blood mula dito kay Ohio. At quality point sa bash. Kasi nag-kick. Okay yun. Usually, ang kinukuha ng iba, di ba, time dilation. Pero sabi niya, lalangos ko eh. So, ayun. Nasapa. Patay. So, yung pampatas ng MMR ko dati nun, yun, si Earth Spirit at saka si Nyx Assassin. Tapos yun, na-nerf si Nyx Assassin, ginawa ng hindi na targetable yun. Oh, pero oh! Ang ganda naman ang dating doon ni 343. Mga ibigan, galawang Breezy Boys. Throwback ng 1998 ang mga abanger sa Counter-Strike. Bigla lang siyang lumitaw sa may likod ng ano, puno. Biglang nag-stun. Nahiya pa. Stun pa ginawa. Di nilang ni-right-click. But that was actually a good move kasi ang range ng atake niya nasa 400. Yung skill niya nasa 650 ata. Or 500. 600. 600. Kaya mas malayang range. So, mas sure natatama. Ito na naman mga kaibigan. Nag-ibit na naman ng backup dito. Kumuha siya ng ano. Manoeuvre natang yung gulong dito. Para kay Teams. Sige, nilalambing lang ng content. Konting harassment naman. Pero andito si Lion. So kung sakasakali, baka mag-overextend si Ohio. And I don't think he can be saved by it. Ano? Tingnan mo build nyo. Minamaxi muna yung Basherino. Level 1 lang yung panakas G. Bakit kaya? Hindi ko rin alam. Malungkot. Ngayon kasi Earth Spirit sobrang nag-iba na eh, kaya hindi na ako sanay. Kailangan mo na marunong mag-quick cast. So yun, paya kong kaibigan ko sa mga gustong mag-Earth Spirit dyan, I suggest you learn how to quick cast. Mas madali. Yun yung payo sa akin ni AUI nung ano, nung nagpentuhan kami at saka ni Eternal Envy.
Doon nandito siya sa Maynila. Quick cast daw ang sikretong manumit. So, yun. Scores now 2-0 Fnatic again in the lead. Very solid performance from our friendly neighborhood in Southeast Asian team na merong isang Pilipino. DJ. Tuloy-tuloy lang ang pag-farm. So, nai-imagine ko, kinikilig ako sa parang efficiency at saka sa parang skill level ni DJ, ni Charotel. Grabe. Lahat na meron sa kanya eh. May girlfriend, maganda yung laro niya sa Dota. Ano ba? Alam mo, kulang na lang niya siguro. Kulang na lang niya maging caster sa kanya ng SCTV. Sobrang swerte na talaga niya. Pero wala eh. Talagang buhay, pili lang ang maging caster. Oops. Mabantet on kukulong, hindi na naman po tumama mga repa ko. Si Laser dito, si Team sa Taray, kikin na lang daw nila. Nando, nag-farm na lang po. At yun, sabay siya dito. Farm from the machines. At umiiwas siya, tinatake. Yan, pwede ko lang yung this. Huwag masyado. So, ayan, at may tanong dito, ikaw ba, Boss Dex, wala ka bang girlfriend? Meron po akong girlfriend, mga kaibigan. Matagal-tagal na rin kami, 7 taon na. So, nakalagpas na kami sa 7-year each na tinatawag. At yun mo, she would be able to kill RR, the Juggernaut dito, killing the Tidehunter. And this is just a replay of what happened nung laro kanina. Juggernaut being killed by Mushi, and RR would be playing the Tidehunter. Same scenario. Would it be yielding the same results? Push na po ang bottom tier 1. Oops, Ohio po may pwesto. Chrono ba, best? Wala mang chrono. Level 5 pa lang siya dito. Void, still farming. Going for a 2-1-2 build. 2 points on the time walk. 1 point sa time dilation. And then 1 point sa time lock. Para maayos yun. Yeah, Kuya Denki, walang forever. Walang forever. Oh, pero naku! Na time dilation si Kuya mo. Kaya mabagal ng kanya, ang cooldown ng kanyang mga skills ors. Hindi pa niya mga gamit kagad. Still no level 6 mula kay Pac. Yung tayo makakaasa ng malupit-lupit na combo. Ito yun lang. Network. Solid. Going towards Fnatic. And with Mushi actually killing teams. Alam mo yung camera control na yun, si LD ang nagkocontrol eh. Medyo all over the place. Pagod na siguro si paring LD. Dahil hindi niya ito. So yun niya eh. Yung nangyayari sa tapos po ang Ops, nandito para kay mid 1. Okay, pero itong pagpintas ng konti. May kumulong dito, nag-mintis na naman si Teams, mga kaibigan. 0 out of 3, beautiful play. Ba't tumama lang yung kanyang gulong ito, gulong game nung wala pang clock. So ngayon talaga nag-mintesers dito. Pero okay lang sabi ng Fnatic because they're gonna take tier 1 top. And with that, the score is now 4-1. Execration with their first kill, killing the Tinker. Pero hindi ibig sabihin nun, sure win na sila. Tandaan natin na medyo nakakatapos tamaan ng core of business journey. And the Travage can only take you somewhere. Relax na. Stinker pa dito ang kalaban dito ng ano. Kaya pwedeng mag-turtle ang Fnatic if they wanted to gamit yung never-ending March of the Machines. And also, with Mushi getting a Battle Fury, he can clear creep waves pretty fast and also farm at the same time. DJ naman dito is the tempo controller of the match, jungling, and just opening up the economy for Fnatic and maybe also being hyper-aggressive. I think Fnatic DJ can rotate on the bottom, on the mid lane and actually push it out. Mamayari yan. Kumbaga parang magbumbigyan ng pwesto si Pac. At ito na mga gagawin niya dito mga repos. Saka-sakali. Talang eh, wala eh, yung offlane ng, kaya yung ano, tingnan po si Jorge. Mag-isa lang sa taas mga kaibigan, walang kalaban. Ako po si Ara na naman po ang biktima. Nag-ramage na lang siya dito. Andito si Kimo with the Hex, nahuli nila dalawa. Nice silence, catching not only Mushi but also 3-4-3, preventing him from actually casting the stun at game. Pero may Chrono Spear mga Jer. Ito lang ang pamababoy ng Fnatic dito. Naninigurado na sila. Refresh lang. So na sa lahat na nanonood ngayon, may sabi na lang po sa panang na refresh lang kapag na DC.
dahil medyo unstable tayo dito ngayon. Hindi naman sa utak, pero unstable ang ating internet. Sana mag-mind na kasi wala sa refresh idol. Hindi talaga gumana. Nag-cut off talaga. Oo nga, kaya may refresh. No? Wala tayong magagawa dyan. Hindi, ang internet natin sa Pilipinas, kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Wala eh. Gawa yun kung gusto nyo gumawa kayo sa ilin yung ISP para maganda internet natin. Mamaya na ako po. Pag report na nakakita dito ng kibok, pwede na daw yan. Yung Petus, Rainbow Petus. DJ again. With those skills. Talaga hindi man siya ngayon yung bumubuhat, pero kitang-kita mo wala siyang ano, hindi siya pabigat eh. Every time DJ comes eh, merong mamamatay na isang tao, and the score is now 8-4 every single time. Execration just dies in the hands of Fnatic, at again wala na po tayong tier 1 para sa Execration. The only ones remaining are the tier 2, so this is actually pretty much dangerous considering na pwedeng-pwede silang i-box out na ngayon ng Fnatic. Remember that when your tier 1s are now gone, it would be an easy-peasy task to go for Roshan. Except for maybe the tier 2 bottom na kayang-kaya din na mag-secure mo sa sakali. And simple wards can actually thwart any advances if you're anticipating any counter Rosh opportunity. Ayan, ayan, Execration dito mag-smoke sila. Gusto nilang mahanap si Mushi, ang kanilang laging biktima, the teacher's enemy number 1. Ops, gulong sa wakas tumama mga kaibigan. Ako pang gagawin dito ni Mushi. Tatakas na stun na Hex, binasa, Jininger, mga Robis at mukhang mat. CCR ng patagilid. Itong si Mushi dahil sa ginawang pamiminger ni, ano, ni Layo. So, 8-5. So, meron na makikitas ngayon. Let's see kung mapupugak. DJ now, just a single neutral creep. Pero pwede na yan. Siguro kukuha pa siya ng panibagong backup. So, let's see Mushi every single day. The pressure on Execration. Kasi yung Execration nangungulila, isan sila magpa-farm. They can't really go past the tier 1s. Maybe they can dive in, pero remember na kapag may tore, hindi naman yung tore, ang hindi naman ang nakakatakot sa tore, yung damage. Ang nakakatakot sa tore, yung counter TP na pwedeng gawin ng mga kalaban nyo dahil meron pang mga tore. So, patensya na parang fix. Bawal kasi yung mga dalo. Magbenta ng item. Relax lang. Yasha now for Juggernaut. So, samurai muna. Bawal ang farm. Pero ito, tingnan natin ako po. Mukhang nasa delikadong sitwasyon ang Execration dito. Kailangan lang ng isa pang tao. Hindi, pumunta nila si Earth Spirit. Pwede na daw yan. Oops, Earth. Kala ka dito. Nag-wards. RR is here. No blink dagger. Oh, pero may Chrono Hold. Doon ka sa Chrono. Yan, oh. Focus Fire para kay Nando. The Ravage will be there. Pero it's a little bit too late. Si Aron naman naman pagtindi pa ng tadhana dito. The Impetus is there. Double kill mula kay, ano, mid one. And just like that, patay din si Kimo. Lion will be killed by Vengeful Spirit. And this is an easy tier to bot. Grabing pangwawasak ang ginagawa ng Fnatic. You cannot deny this. Pero Fnatic is just looking very, very solid right now. At mukhang handang-handa sila eh. Kung alam mo, yung sinabi nung nasa chat, sinabi nung na ang Fnatic ay kayang-kaya yung wildcard. Eh mukhang hindi lang wildcard ang kaya nila dyan. Kaya-kaya nila yung buong TI6 eh. And remember, yung remnants ng Fnatic, which is Team Orange. Yung Orange dati eh, naging third placer sa TI. Kaya, kumbaga, wala, hindi mo you no longer need to question yung credibility and yung skill level ng mga players na to. And I think DJ has learned a lot dun lang sa, kumbaga, parang paano maglaro ang mga ganitong klaseng kalibre ng mga teams. And I think Filipinos should have these kinds of experiences. Swerte dito si DJ, nirecruit siya, pero mamaya ako po si Abed. Ano ba yung si Abed? Nakaroon na siya yung Dragon Lance Ops sa start, wala tinamaan. Sorry Orb, no nothing. So, they're just gonna back off. Pero pwede natin, hintay natin kung si Aron kung mayroong Ravage. Ay, wala palang Ravage. Naku po, unfortunately. Eh, wala siya magawa kundi tumanghod at manood. Dito na. Ay, okay na mangyayari. Gold grab daw mga boss. Wait lang, lalabas. Layo ng... Kailan. Wala siya nalang mga best. Nabahatin lang yan.
Ayun, no? 7.5k net worth para sa Fnatic. XP naman nasa 4k. Sobrang only ngayon ng Fnatic. Eh, ganun talaga. Tanggapin na lang natin. Eh, ang galing eh. Ang galing ng Fnatic dito. Lagi na lang may tempo. And I am actually jealous. I don't see these kinds of, kumbaga, parang rotation plays. Parang laging may aksyonan. Ay, hindi naman laging may aksyonan. Laging parang busy. Parang kating-kati sa trabaho dito ang Fnatic. It's either ma-utilize nila yung cooldown for smoke or maybe they're gonna jungle a little bit. Tapos may igagank pa rin. At the same time, magpupush. Kaya nababali yung exec eh. Kasi parang one-track mind ng execution ngayon eh. Stay at their toes and probably farm until late game. Samantalang ginagawa ng Fnatic, dinidisrupt lang nilang dinidisrupt by just moving around the map, securing everything. Look at the ward placement ng Fnatic right now. Bumuupo ng Illuminati sa may ano, yun, sabog na sabog. Walang kalaban-laban si Tide dito. At yun nga ang pinagtatakot talaga kung bakit naman puro na lang Tide Hunter si RR. Eh, tinatawanan lang ng BAB yung skin eh. Kung saan niya mag-ano siya, Magnus, pwede rin. May enigma. Eh wala, oops, gulong, nagmintis na naman po sa teams mga kaibigan, 1 out of 5. Pero okay lang yan, finger of death para kay Mushi to kill him. And Mushi is always the sacrificial lamb. Well, that is happening, Fnatic securing the top lane. And that is as simple as that. Oh, pasok ba, Chrono ba, best? Hindi pa, wala pa naman sa makalaban. Ito, ito, pwede na to. Baiting the Chrono, no! Ooh, alam mo, medyo ballsy si Ohio, doon ikaw Chrono niya. Parang swinerte pa si ano si RR na ngayon ready wala pa nga lang siyang blink. I think he's gonna go for a more passive oriented build mechanism. It's a solid choice. Hindi kayo lamang eh. So kumaga play safe muna ulit, kumaga pulubi builds muna hanggang sa makuha mo yung mga gusto mo. Basta lang makahabol ka, dahil sa Dota 2 napakahalaga ng item management. Ang lakas ng hero hindi lang nakabase sa ano eh, sa item set. Pero kukrono ba siya? Wala pa rin. Okay, kinulungan nila siya, nagmintis na naman po. 1 out of 6 na rolling boulder na walang tumatama. At yun, ni Rainbow Dash. Isa pang Rainbow Dash. Dabo, yan na, nagbabaksak na si Tinker dito. At paano ka lalapit pag lagi kang hinaharasan ng isang Tinkerers. At nakita natin yung pack. Uy, pinubugbog yung pack. Puntan ko siya dito. Wala pa rin Chrono. Kaya magpupush na lang. Basic mula sa Panati. Hindi sila masyadong naglalandi at hindi sila masyadong nagkukumahog, samantalang execution needs to find a way para masagot ang ginagawang pagpupulas ng Panati. Sige mo, DJ Corner. Alam, push nila dito and zero contest whatsoever. Not even an ounce of resistance mula sa execution. They're really scared. Kumbaga parang pagpumasok kasi Chrono sa mukha eh. Yun talaga yun eh. Hindi mo ma-afford na umabante ng love, ano, na medyo hindi ka handa. Dahil kakain ka ng Chrono in the best locks. At isang tao lang ma-Chrono nila, panalo na ang Fnatic eh. Kasi a 4v5 situation kung saan yung lima eh sobrang lamang in terms of gold and XP. Sasagasaan lang yung may numbers disadvantage. Kaya ngayon, alam ng execution kung saan sila lulugar. And this is where you can measure the skill of execution. Paano sila makakahanap ng farming space? Saan sila hanap ng farming window now that Fnatic is just going everywhere, and everywhere they go, nakakita sila ng kill or makakita sila ng at least way first kill. Kung sila na would be first kill late, okay. Even kung sila. Yeah, the fusel will be good, I think, to remove Hex. Hindi ko na maalala kung natatanggal ng Hex, ng defusal yung Hex. Ang alam ko ata yung item na Hex ang natatanggal ng ano, natatanggal ng defusal. Pero yung skill na Hex ata yun. Hindi ko na maalala yung mechanic na yun. Either natatanggal ng pareho, natatanggal ang Hex flat, or yung item na Hex ang natatanggal ng defusal. Isa yun sa mga parang dati, yun yung kinuha galing Dota 1 na mechanic na baka binago na siguro ni Ice. Baka gumagana na sa pareho. So defusal dito, Juggernaut, maganda rin naman yan. Pang tanggal siguro ng Mjolnir. Pangtanggal din ng silence mula kay Pax. Okay naman na yan. Eh, umaabante dito. So may katanong bakit daw kaya Pax yung pick. Ang Pax sana kasi magandang magaling humuli ng Tinker yan. Kaso, iba nangyayari. Malungkot eh.
Pwede mamaya na Roshan na lang daw muna. Nating dito, hindi kurado na meron pa silang aso. Ay, hindi sumasok na silang lahat. Apat ang nandito, Tinker. Jojoin na rin ata para makisama. And they need to kill Roshan ASAP. Kasi kung hindi, baka sumag-respondi ang execration. And it would be dangerous kung sakasakali makapagbitaw ng 5-man ravage. So anyway, Roshan will be still going to the Radiant side. Fnatic, Juggernaut, played by Mushi, would be taking the Aegis. Saan na pupunta? Refresh lang, Bes. Refresh. Yan natin. So, ito na ang sinasabi natin. Execration versus Riyato. Oh! No! Gumamit mga kaibigan ng Dream Coil sa lupa. Missing Tinker, pero still may mag-killing. Matter. Pero kitang-kita mo kagad, nag-fitness sa manong po. So, ayaw ko matakin ng mga emotions. Pero okay lang yan. Nawala sila ng Tinker. Matigit ka easily. Come back. 45 seconds to go and he can just BOT in. Or maybe go to another lane and just put lots of pressure. Take note na wala mong tier 1 na nasisira sa Fnatic. Malaking bagay yon. Ayan. So ano to? Ano na pinag-uusapan dito sa chat mga kaibigan? So alam ka mga lapay. Ah, okay. Kaya napatay nila kasi naputol na, naputol yung ano, yung tawag dito, yung Dream Coil. Ah, okay. So salamat dun sa nagsabi. Ayun, kasi nagtaka ako eh, nahuli pa rin nila si Tinker eh. So ibig sabihin, nakapag-blink out siya pero na Dream Coil pa rin. Okay. So yun po ang nangyari mga rep ko. Eh, at least kung magatama naman yung Dream Coil niya. Parang sa okay. Give a credit for him. Dahil okay yun. So anyway, tier 2 being pushed by Fnatic. Mushi will be taking the last hit. This is just a farmed up jug na wala siya dito ano, wala siyang Battle Fury. Wala siyang, wala siyang Battle Fury, wala siyang Mantra. Pero look at the net worth, he is 3rd place at 10k and close to 11k. Of course, Tinker would be at the 2nd place pero ang kagandahan dito, Abed? Is it Abed or Nando? Oh, Nando pala, sorry, si Abed pala yung pangalan. Pero mamaya na X dito. Oh, pero magandang chrono mula kay Ohio catching teams dito. Right click pa Bes and he is dead. Immediate response dahil may tier 1 tower pa. Yun yung problema doon. Kahit anong gawin, kung baga pagbibitas ang execration, it's as simple as buying a TP scroll which is what? 50 gold? Oh, tas responde. Basic. So, mahirap ang mga ganong klaseng play kapag wala ka pag nakukuha sa oras. Pag ganun kadaling sumugod or tumulong ang iyong mga katoto at grabe kadiliman na nangyayari, execration. Dito, parang hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin at mukhang kailangang aurahan to. Kailangang aurahan ni Jerlon at saka ni Jerduno ang laban para manalo sila ng at least one or maybe ace this game once and for all. Remember that execution has been playing non-stop for today. Tuloy-tuloy silang gumigera. Samantalang ang Fnatic ang pahingan. Manalo sila sa may winners. Mga kaibigan, relax na doon mga best. Parang comes down ang exe. Magpapa-2-0 muna. So, tingnan natin. Eh, ang problema, may unggoy bang execration? Sino? Si Nando? So, sino kaya ang Lebron? Lebron James. Ng exec dito. Pero ngayon kasi, kailangan mo makinig. Kailangan mo tumiwala sa stats eh. Ngayon, Tinker skyrocketed to 13k net worth and I don't think he's gonna go down. Meron na po ni Tinker. Dali na siya, I think, Shiva. Hindi, Etherlands! Etherlands Bloodstone! Medyo bastos, mga kaibigan. Etherlands would extend your, yung range ng Boots of Travel mo, aabot na hanggang kabilang game. Hindi, yung ano yun, yung para sa laser. I think Fnatic's mid one would be going for an Aghanim Scepter for that 4-man rocket at saka bouncing lasers. Pwede. O, tingnan natin. Yun ang mangyayari.
Kaboom. Patay po si Moshi dito. Aegis will be pop. What is the next move from Fnatic? They have the Chronosphere ready. Oh, mag-ravish ba dito? Buong forma na si Kimo. Tumitipid na si Moshi. Papalayo. And anyway, tinawag na nila dito ang execration for that several seconds. Nag-back out dito. Exec returning to base means wala silang shadow to farm. And while that is happening, Fnatic is just stealing the jungle of execration. Sa dire side, tingnan mo, halos nabus na yung flips. Yung neutral. Nangyayari yan. O, tingnan natin. So, sec down mga kaibigan. Sabi ni Armor, kapalit daw siya ng hero. Magsa-search muna ng guide kung paano mag-Tidehunter. Paano mga kiniklik, sabi niya. Ano nga yung hotkey ng Ravage? Hinanap niya mga kaibigan. Takbo, mouse went full crazy daw. Sabi ni Kimo dito. Eh, pwede ka naman mag-Tagalog eh. Tapos i-explain na lang ni DJ kung anong ibig sabihin nun. Diba? So, ayan. Ako po, ba't mo sinabi yan? LeBron James. Naku, magagalit sa'yo si paring Lonji. Number one hater ni LeBron yun. Naku po. So, sobrang one-sided mga kaibigan. Wala tayong masasabi. As in, one-sided. Hindi eh. Alam nyo guys, hindi siya bias kapag totoo. Wala tayong magagawa eh. Sinasabi ko naman kung anong pwedeng gawin ng execration. They can go for the late game and probably bank on the Terror Blade. Pero, guys, tingnan nyo naman kasi yung ano ng Fnatic, di ba? Tihito Mineski daw. Tihito Mineski. Anong tingin niyong magbabago sa lineup ng Mineski? So tingnan natin kung tingin mo. Magkakaroon ba ng roster changes o mananatili silang sila-sila na lang? Kasi ginawa na ng Mineski lang. Wala na si Jesse Cash. Oh! Oh my goodness! Freeman Chrono! Disaster! Walang Ravage na magagawa. Naglakad na si Arar mapalayo. Sabi niya, ayoko nang tumulong mga Jer. Mamahalin ko ang aking Ravage, hindi ko siya gagamitin. Aalagaan ko siya, ayon tuloy chap-chap. Nag-Ravage sa wala! My goodness, RR! RR, why you do this la? Why you do this? RR, kung kaya ano na lang, tsaka ka nag-Ravage, wala nang kalaban! Ayun, nagtapaan lang siya, napatipin na lang siya dito. At pag siya na-bash, ewan ko na lang sa kanya. So, yun po mga kaibigan. Capital T-I-L-T. Yun ang tinatawag na tilt. Tilt, mga kaibigan. Si RR. Ang galing ni RR. Tropa natin yan. Pero the tilt is real, mga Repa Ops. Comment. Diyos ko! Bakit po ganun? Ayan na, ako mo ko. Ano? Sabi ko, may ravage ka, no? Alaman. Ang alaman ko yung ravage ni RR. Bakit? Bala na nga. Ayaw ko na manise. Ayaw ko na manise. Magaling lang talaga yung chrono ni, ano, ni paring Ohio. And that would be a ransack. Patay ka agad dito si Teams. Si Teams Duncan. Di pa naman tapos guys, di pa tapos. Relax, 2-0, can still win la. Parang man lang yan, Cleveland Cavaliers. Yung problema eh, walang difference. So ito mga kaibigan, yung tinamaan ng kakaibang bash. Alam niyo ba yung pinakamalitin na bash? Yung Jesse bash. Yun o huli. Si Nando. Isa pa. Inventors! Inventors! Inventors pa! Lilaser! Sabi ni Arn. Buhay ako, Beso. Buhay ako. Teamfight contribution, oh. Buhay ako. Diba? Buhay ako. Wala. Wasak yung base. Pero buhay ako. Diba? Pero anyway, mga drop of team. Oh. Diba? Ano ko yung nag-tipid-tipid. Tiwakal eh. Pero what can execration do without the Ravage that is the so important skill? And fuck, lacking that, existence. So, ito yung mga panahon na kailangan mo ng Dream Coil. So, sana ma-stuck na lang kayo sa Dream. Pero, ay, naku. Naku po.
So, hindi nila gayahin si ano, si tingnan mo si ano, yung si yung ano ni DJ, yung enigma ni DJ, kahit sinong makita, ano agad, black hole agad, wala nang kinar. Ayan. Dengi ba sabi kay Art nakaka-open ako. Real talk. Huwag naman ganun. Sabi ko kasi yung tilt to eh. Lahat ng tao dumadaan sa tilt. Explain ko lang kung anong ibig sabihin ng tilt dito. Yung tipong pag natatalo ka, na-a-affect ka na lahat. Yung nga pinapayo ko sa mga nag-MMR dyan guys. Ito, pag nag-MMR kayo. Pag natalo na kayo ng dalawang beses, tumigil na muna kayo. Pahinga muna. Kasi, pipilitin mong manalo to the point na mag-tilt ka. Mamamali ka na, lalo kung gagawa ng maling desisyon, lalo kang magiging maninisi, lalo kang magiging agresibo, hindi ka nakalmado eh. So, payo ko, pag natalo ka twice, chill, relax, mga 30 minutes ka magpahinga, kumain ka muna, extend ka muna sa computer shop, diba? Tapos laro ka na kaulit pagkatapos, mawawala na yung tilt ko. Pero yun ang mga kaibigan mo kung dire-diretso ang mamababoy, nakareconnect na po dito si Shoutchan mga kaibigan. Ano kaya mangyayari? Kimbo was killed by Roshan, pati si Roshan buwang pinasa Fanatic dito. Ano kaya mangyayari? Alam ni Roshan eh, sabi niya, dito ako sa Shorewind. Kapit sa Shorewind. Ako, ito na. Sabi ng parating ko, pre, presensya na. Trabaho lang. Can still win this one. Ang bola ay knock and terror bait. Ang problema, patay si TV. Naku po! Yun na naman po ang impetus. Nagtago siya dito. Tumulong. Nagpresenta. 3-4-3. Asawa ni Marie. Right click na lang. So, ayan. Ito na. Tumulong sila dito. Naku po. Yun lang. Tamo. Ayan na. Aganim Scepter na po mga kaibigan. Oras na ng 4-man racket. Best, patungo na ang King Missile. Laser Bouncers. Sige, Laser Bouncers tayo. Laser Bouncers. Bakit ito, Best? Yan. Ando dito, mga kaibigan, tumedepensa. Abed, umiikot. She tanking the tower damage. Pero meron siya ditong healing ward. Ano ang pwede gawin? I'm waiting for the Ravage. Ravage naman yan, eh. Tingnan natin mga kaibigan ang gumugulong ni Team na hindi tumatama o pumasok. Batoma Abemushi dead. Aegis now popped. Wala nang gasolin ng execution except for the Ravage and they're gonna be waiting, anticipating. Apat na racket. My gosh. Sarap. Sarap, diba? Sarap ang buhay, diba? O ano? Ikot-ikot lang. Sige. Okay, pag may Sander maruto siya, relax ka lang. So, ayun. So mga kaibigan, ito na po mga Repacox ang alamat ng mailap na Ravage ni RR. So, page na lang to. Hindi naman golpe, wasak lang. So ito mga kaibigan, ang tanong, mag-Ravage ba si RR? Malalaman natin yan mga kaibigan. Short answer, hindi. Dahil ayun, patay na siya. Isang laser lang ni Midwan. So ayun po mga kaibigan, bawal mag-Ravage si RR talaga. Yun, no? Talagang pinayuhan siya. Parang alam ko na, gets ko na guys, secret technique talaga yun eh. Pag yung titong mo, kung ibibitaw ka, sigurado makakapagligtas ka ng buhay. Malaseng eh. Pero grabe talaga mga Repacooks eh, wala talaga eh. Wala eh. Oh, nag-repressure ba yun? Hindi, wala, joke ko lang. Pero sadya mga kaibigan, na sobrang dominante, sobrang wasak. Oo, natiperde na po tayo mga kaibigan na anime lasal na. So, naku ito. Ohio. Sige. Hindi pa nag-anipin ko. Kaya may pag-1v1 dito. Pero problema, Midwan. Lumayo. Form na naman. Oh, ang dami. Bouncer. Oh, pero Ravage connecting mga kaibigan sa marami RR. Lumayo. Nag-chronic si Pan. Boy si RR guys. Boy si RR. RR counter si pero nag-GG. Kung kaya naman tuwa kayo. Kuya, ano tumama yung Ravage? Bigla ng GG ang mga kuya mo! Easy
2-0 mula sa Fnatic. Oo, itong isa sa pinaka, ito na lang, kaya ko talaga. Huwag kayong mag-Tidehunter. Sa isang team na handang-handang mag-BKB or else ban si Juggernaut. Ban nyo si Juggernaut, please. Please. Hindi to kasalanan ni RR. Jagger, ang ganda kasi ng lineup ng Fnatic eh. Sobrang all-encompassing eh. So, ayun. And anyway, mga kaibigan, the third game would be coming up soon. Relax lang tayo. Game number 3 is coming up this time around. It will be casted by Kuya D at saka ni Lon. Ayan, kaya relax lang tayo. Ayan. Ako na lang, si ano na lang daw, si Wacky Boy 001 na lang daw yung magta-tide. Si Arvino lang mag-tide ba? May magawa pa. Pero yung laro ni RR, may familiar yun ha. Parang si XYXY lang ng Mineski office. Ganun na ganun yung tide natin. Pero yun nga mga kaibigan, game number 3 would be coming up. Relax lang kayo. This is the official Pinoy coverage para sa finals. Fnatic versus Execration, whoever wins would be qualified. The loser would still be playing in the wildcards. Lilipad pa rin sa Seattle. Dito lang yan syempre sa Mineski TV, the International 6 Pinoy coverage. Babalik tayo.